Hello guys, good morning, a good day to all. At narito muli si Urban Plant Grower. Narito po ako sa aming rooftop container garden at ngayon po ay meron po tayong activity at tayo po ay mag-aani ng lemongrass or tanglad sa Tagalog. Kailangan po nila ng tanglad sa kusina ngayon kaya mag-aani po tayo at ang aanihin po natin ngayon ay already 7 months old na lemongrass or tanglad. At ang magiging sobra po nito ay ipipreserve po natin sa refrigerator para magamit po natin sa ibang araw. Okay guys, samahan niyo ako at pupuntahan na po natin at aanihin na po natin ang lemongrass or tanglad. Okay, let's go! Okay guys, nandito na tayo sa tanim nating tanglad. Ito po yung aking tanim na tanglad at ito po ay 7 months old na at nakatanim lang po ito sa pasok at ito po ay aanihin na natin at may palatandaan na, na matured na po ang kanyang mga puno at natutuyo na po yung ibang dahon niya. So actually 5 months old to 7 months old ay pwede nang anihin yung tanglad at mapapakinabangan natin. So anihin na po natin lahat ito para magamit natin yung iba at yung iba naman ay mapipreserve natin sa refrigerator. Okay, ganito po ang pag-aani ng tanlad, medyo bubunutin. So, isa-isa po natin tatanggalin sa kanyang puno para makuha natin lahat. Okay, magamit po tayo ng silyo na panghukay at pamputol ng kanyang puno. Okay, start! Sibak-sibakin muna natin, hiwa-hiwalay muna natin yung kanyang puno para madaling matanggal. Medyo mahirap tanggalin pag buo po ang bubunutin natin ng buo. Ayan po, natatanggal ko na ipa-isa-isa. Ayan pa. Medyo matigas po ang pag-ani ng tanglad kasi marami siyang ugat sa loob at kapit na kapit sa lupa para hindi siya matumba. Pero pa isa-isa po makukuha po natin. Yan, pa isa-isa po makukuha natin at ingat lang po tayo baka masugatan ang ating hawak na kutsilyo. Yan, marami na tayong nakuha at ilatag muna natin. May nakuha pa rin tayo at ubusin na natin ito para ma-recycle po natin yung lupa sa loob, ma-refresh po natin, mahaluan natin ng bagong lupa para maging fertile ulit siya. Yan, andito pa, meron pa. Patapos na po, malapit na. Tatlong puno na lang natitira. Okay guys, natapos na natin bunutin yung lahat ng puno ng tanglad at pagpansin nyo po ay puno na lang ng 2 santol ang natira. Ito po yung ating naaaning puno ng tanlad at lilinisin po natin mamaya para mahugasan ng maayos at yung kanyang mga dahon ay lalagay po natin sa ating organic composting bin. Okay? Marami rin po tayong nakuha na puno ng tanglad at ito ay magagamit natin. So ganito po ang paglinis ng harvested lemongrass or tanglad. Tutulin po natin yung kanyang mga dahon para magamit natin as organic composted soil. Tutulan po natin yung pinakapuno para maalis yung ugat. Yan. So ito na po yung aking kukunin. Yan. So, ayan, nakakuha na tayo ng 3 pirasong lemongrass, yung kanyang pinakapuno, para magamit po natin sa ating pagluluto. At marami pa tayong puputulan at lilinisin na puno ng tanlad. Okay? Okay guys, patuloy natin linisin yung ating naaning lemongrass or tanglad. At puputulin po natin yung kanyang mga dahon hanggat dito, at least mga 6 inches from the bottom.
para makuha po natin yung edible part ng tanglad. Ito po yung edible part ng tanglad at lilinisin po natin. Ikat din natin yung extrang ugat para mas madaling linisin. Kailangan po may cutter kayo kasi medyo matigas yung kalis ng kanyang extra roots. Yan o. Ito po yung kanyang extra root. O. Matigas po yan. Kailangan po ng cutter para mato. Kailangan i-cut natin dito. Katulad nito. At yan mo, open nyo na po yung kanyang edible part niya. Yan, ito na po yung kanyang edible part. Tapos lilinisin po natin isa-isa. Tanggalin po natin yung mga lumang balat. Minsan may ekstrang hard roots pa rin po siya, inaalis natin yun. Minsan may suhing maliit, pwede po nating pantanim yung suhing maliit, pwede po nating ibaon ulit sa lupa at mabubuhay yan at lalaki ulit na maging lemongrass. So ayan, ililinis natin yung kanyang bottom part para malis yung kanyang mga lumang nabubulok ng dahon. So ito po yung kanyang nakuha natin. Ayan o. Ito po yung edible part ng lemongrass or tanglad. So i-continue po natin yung paglilinis para matapos po natin at para mahugasan po natin ng mabuti at na-preserve po natin ito sa refrigerator for future use. So ito pa, paputulan natin ulit at least 6 inches from the bottom. Tapos alisin po natin yung hard portion ng kanyang ugat. Tapos linis ulit, tanggal ng balat. And dali lang po gawin ng ganito. At mas maganda po, may sarili kayong tanim para hindi na kayo bibili tuwing gagamit kayo ng lemongrass. Yan, linis na kaagad o. Ito pong isa, medyo maliit pa siya, maliit yung kanyang edible part. So gagawin po natin pantanim ito, hiwalay po natin. So ito po yung last batch ng ating puputulan ng dahon at nilinisin din. Kailangan po tanggalin yung hard part ng kanyang extended roots at matigas po yan. Karapan tayo magbalat ng kanyang edible part. Yan, balat-balat na ulit. Good. Kung saan naman natatanggalan niya pag tanggal yung problema pag hindi po natanggal yung hard part na extended roots, ito po mangyayari, mahirap tanggalin yung balat. So kailangan putulin. So ito po yung ating nakuhang last batch na pinutulang ko at nalinis ko na po yung kanyang puno. Mamaya po ay hugasan natin ng mabuti para ma-preserve natin. At ito po ay kailangan lagi pong malinis dahil ito po ay pagkain. Inahalo natin sa gulay at mga pagkain. So kailangan malinis bago natin i-preserve sa refrigerator. So ito po yung ating na-harvest today. Extra harvested the lemongrass or tanglad. Yung iba po ay nalalako na sa kusina at isasahob na nila sa pagkain. Ito po ay hugasan natin at ilalagay natin sa plastic. So ito po yung tubig at ilulubog po natin sa tubig para mahugasan po natin. Yan, yan, hinuhugasan ko na po isa-isa para maging malinis. Kailangan po nating hugasan at minsan may kasamang lupa yung kanyang mga puno, so nadudumihan po ng lupa o kaya minsan putik. Yan po ay ating lilinisin isa-isa para malinis yung lemongrass tanglad bago natin i-preserve sa ating refrigerator for future use. Ang kagandahan po ng mag-preserve ng lemongrass or tanglad sa inyong refrigerator ay kung sakaling kailangan nyo ulit in the future ay hindi na kayo ulit magbubunot o pupunta sa iyong garden. Mahirap din po magbunot kung tuwing gagamit kayo ay magbubunot kayo ng puno ng tanglad. Pwede nyong gawing isang harvest na lang po na katamtamang puno, mga at least may mga 15 na puno at yun ay sapat na po na magagamit natin kung ilang buwan dahil hindi naman tayo gumagamit ng tanglad o lemongrass sa araw-araw. So ito na po, malinis na. At yung tubig po ay papandilig natin sa ating mga tanim. So hinugasan ko pong mabuti para maging malinis itong ating lemongrass bago ilagay sa plastic. So nakaani po tayo ng 17 na puno ng tanglad o lemongrass. Yung tatlo po ay akin ang binigay dun sa kusina. Ito po ay extra harvested lemongrass or tanglad at ito po ilalagay na natin sa plastic. At pagkatapos hugasan na, pagkatapos ng mahugasan para ma-preserve po natin sa ating refrigerator. Okay? Gumamit lang kayo po ng 1 kilo empty plastic na ganito. Ilagay lang nyo po sa loob. Yan. Yan. So ganyan lang po. Yan, nakalagay na po sa plastic at ready na pong i-preserve sa ating refrigerator. Huwag nyo na pong ituhali. Basta balumbunin lang po natin. Ganyan.
Tapos ilagay na lang natin sa ating vegetable bin sa ating refrigerator. So ganun lang po kadali ang pag-ani ng lemongrass or tanglad. So yung ating mga extra harvest ay mapipreserve po natin for future use. So ilang araw na rin po ito o baka isang buwan na rin po nagamit natin itong 14 pieces of lemongrass or tanglad. Okay, so ilalagay na po natin sa vegetable bin sa ating refrigerator. Okay, let's go. Okay guys, nandito na tayo sa aming kusina at nandito na ako sa harap ng refrigerator at bubuksan na po natin yung refrigerator at ilalagay na po natin yung harvest nating extra harvested lemongrass or tanglad at ipipreserve po natin for future use. Okay, so buksan na po natin. So ngayon ay i-open po natin yung ating vegetable bin. Lalagyan ng mga vegetable. Kukunin na po natin yung ating tanglad na nilagay sa plastic. At ito po, ilalagay na po natin sa ating vegetable bin. Ayan. So ayan po, at nakalagay na sa ating vegetable bin ang ating extra harvested lemongrass or tanglad para sa ating future usage sa pagluluto sa ating kusina. Close na po natin. Okay, so na-preserve na po natin yung ating extra harvested lemongrass or tanglad na magagamit natin in the future. So ito po naman yung ating mga pinagputulan na mga dahon ng tanglad at ito po ay hindi natin itatapon sa basurahan. Bagkus po ay ilalagay po natin sa ating organic composting bin para maging organic soil po in the future. Marami po, hindi po masasayang din to at magagawang organic soil or fertilizer. Okay, let's go. Ilalagay na po natin doon sa ating organic composting bin para makasama na ng ibang brown leaves, green leaves, saka mga small branches ng puno. Ayan. So ito po yung ating organic composting bin at ilalagay na po natin ito. Again, this is the Urban Plant Grower saying thank you very much for watching all my videos and goodbye! Thank you.